Oh, Dims, gagawa dito. Di ba 3 hours na tayo nag-usap kanina? Ano ba naman? Pero sabi kasi ni Direk, parang hindi mo na tayo nagkwentuhan. So, ituloy na natin. Oy! Ano to? Hashtag to describe yourself. Hashtag ano? Ang tanong daw muna ni Padobs, ano daw ba yung hashtag? Hindi alam. Doon muna tayo. Pwede simulan natin doon. Hindi, alam niya yan. In the know yan. Mga barkada niyan, Kyle Echari, Seth Pedelin. Pabatangan, ano pabatangan? Dahil Espanto. Ang ginawa mo ka na dito o hampo, pinakawalan mo na sila. At sabi mo, ayoko na sa inyo. Tandaan na rin. Tandaan na kayo. Ano, Padobs? Steady lang. Hashtag steady lang tayo. Hashtag steady lang. Ako, hashtag ko siguro to describe myself as hashtag YOLO. Hashtag nene. Ako, hashtag ko dati, Kalad Karen. Oo, tama. Or, I agree. Kahit Marino ko dati. Lahat. Yeah. Dito ko natutulog. Sa Star Magic dati. Sa dati. Hindi ba dahil may mga dinitate ka nun? Dito nga ako natutulog eh. Kasi si Agri. Ay, dinitate mo nandito? Wala. Wala ka dinitate dito? Oh, mamaya tatanong ko yan. Sa engineer, hindi sana. O, oh, sige. Usual OTD, fave fashion attire pa doon dito. Dati mahilig na ako sa cuero na sapatos. Cuero is leather shoes. Ano ibig sabihin nun? Is that a different term for ano? Is that a social term for leather? Tinuturuan ko lang yung mga bata. Baka hindi nila naiintindihan. So, leather is cuero. Leather shoes. Ang mga matatanda dati, they call it cuero. So, mahilig ako. Kaya ako natawag ni... Unang nagtawag sa akin ng Papa Dom at saka Tatang is LJ Moreno. Because nung nagigimik kami, lahat sila naka-rubber shoes. Tapos ikaw lang ang ako lang yung medyo nakabalat parati. So, that kaya din ako tinawag na Tatang. Buwado Tatang yung forma ko. Okay, malinisan nila. Hindi. Parang sa akin hindi Tatang. Very classy. Mahal mo very... I love you. Hindi pa doon. So, totoo yan na. Like, everybody looked up to you in the sense that you always had your personal style. I think that was it. Kasi, nung back in the 90s, no? Diba tayo? Parang, uso yung mga neon, ano. Hindi, si Padoms really stuck to his very chic. But this preppy. Is how he is. And also, he's preppy, but he's also not afraid of color, ah. He's not a boring dresser. Diba na, Padoms? Like, you like pops of color also. Red, pantalon blue. Na pula, verde. Yeah. Ano, ako, usual OTD, fave fashion. I'm really more a borrow from your husband boyfriend kind of gal. So, I like oversized things. I like polos. I like very basic things. Relaxed. I'm more comfort. And then, but because I grew up with sina Papa Don's, I learned to appreciate quality shoes and watches as well. Yung quality. Kasi kesa nga naman. Yeah. So, dealing with bashers. At saka, critics, meron ka ba yan? Ayoko nga nang may kaaway. Kumbaga parang, inaano ko yan. Iniisang tabi ko na lang. As much as possible, gusto ko natutulog ako ng maimbing. Lately, hindi dahil nagtutulog ako sa anak ko. Pero... Nag-away ba kayo ng isa? Parati. Oh, di may kaaway ka na. Pinanganak na yung kaaway mo, anak mo pa. Hindi, yun lang. Pero as much as possible, we try to do things the right way. Yeah. Para, although we can't, hindi naman natin makokontrol ko anong gusto at opinion ng ibang tao. But it's all up to them. Kung anong kaligayahan nila. Ang Pilipino kasi, karamihan sa atin, mahilig magtelepono eh. Yeah. Mahilig magkomento, mahilig ano. So, tinanggap ko na lang na ganun sila. So, as much as possible, we just have to be careful. Hindi naman iniiwasan ko or... I don't wanna try to... yung to please everyone. Mm-mm. Pero gagawin ko na lang na may conscious effort na mag-ingat sa bibitawan.
Ako siguro pa, Doms, parang sa akin, ano, kasi you cannot please everybody. Wala din. Oo, di ba? Meron pagka kontrabida yung rule ko, eh kadalasan kontrabida. Di naman na, oo. Meron din naman. Di ba, minsan, pe-personalin ka talaga nila kasi nga inis na sila sa'yo. Pero ako kasi, as you know, growing up, hindi ako pikon. Kasi nga, lumaki ako sa inyo. No, wala naman mangyayari kung pikon. Alam mo yun, parang nakasanayan ko na lang na, and tama ka dun pa, Doms, na meron talagang mga tao na, siyempre, pag malungkot ka sa buhay, wala kang ibang ginagawa, di ba? Eh, pag nakakita ka ng gusto mong... Doon nila ilalabas. Doon nila ilalabas. So, ako, yeah, iniisip ko na lang, siguro, bad mood to today. Yun na nga. O yan, game na ba tayo? Eto na. Okay. So, eh, dito sa 50,000... question and answer portion. Sa ating ano, Stars on Stars. Ang ganda ng konsepto na to. Oo, no? Stars on Stars. Kasi tayo... Padoms kasi tayo talaga, kung di nila alam, nung bata-bata pa ako, dahil wala akong kotse, sinasabay mo ako kasi pareho tayo. Gusto ko lang magpasalamat. No? Kasi you never get to know those things unless, you know, of course, like something like this comes up. Si Kuya Dominic po, sinasabay niya ako kasi wala akong kotse. Pero pagsabay niya sa akin, bukod sa gising siya dahil madaldal ako, so yun yung value ko sa kanya, eh may mga tidbit siya ng mga natutunan ko katulad ng pag-handle ng pera kasi magaling siya doon eh. Investment sa kanya ko yan natutunan. So, napakaswerte ko na meron akong Kuya Dominic na nakapag-share sa akin ng mga ganong klase ng mga lessons in life na hindi ko hiningi. Tama naman ngayon. Yaman-yaman. Uy! Ano ba? Yaman-yaman na ni Dimples. Uy, no, alam mo, hindi pa ako mayaman kasi hindi pa kita kapit-bahay. No, but I'm very proud of you. We hardly see each other lately. Yeah, oh, but parang pag nagkikita tayo when you visit the house, yeah, or pag nagkikwentuhan tayo, parang ang haba-haba, tapo lang tayo nakita. Yeah. And every time nakikikwento sa akin ni Dimples, hindi niya iniyayabang. Pero ako yung parang isang kuya na tuwang-tuwa sa kanila dahil ito yung na-abot, na-achieve, yeah, nabili, na-invest. At galing kami ng scratch pa. Galing ka, alam mo kung saan ako galing. Kaya... But, I'm very proud of you because hindi ka pa rin nagbabago in terms of... Wala pa rin akong driver. Pareho kami hindi nagda-driver. Kasi, anong bakit nga? Ayun na natin. Ayun kasi may ka na ba? Ay, ayun ko, naiya ako sa ganun. Okay, eto na. Umpisa na natin yung 50 million. Hindi pa rin pala yun. Hindi pa pala tayo nag-uumpisa. Ano ba nangyayari? Akala ko, 35 minutes na yun ah. Okay, first. 35 minutes na ba yun? Oh, eh, 1 hour meron silang next. Intro pa lang yun eh. Hindi nila alam pag ikaw nagkasama dito. Hanggang 1 week tayo nagsasalita. Hindi pa tayo, alam mo, 5 seasons to. Eto. Mali mo, gawin nilang show to, tayo na host. Tayo host. Pero tayo rin ang guest. Oo, pero ito. Okay lang. Pati man tayo na isang... Baka naman, muna lang kami. Pwede. Stars on... Stars and Stars with Dominic Ochoa and Dimples Romana. Pwede. Saan ka nakakita ng show na sila na yung host? Sila pa yung... Nakatipid, no? The first time we met, si 40 years ago to. Alam mo, tawa na tayo. Ba't ganito yung mga question nyo? Imposible yung masagot. The first time we met, naisip po ba magkakasundo tayo? Sakit ng tiyan ko. Nagka-crabs yung tiyan ko. Why or why not? Eh, doon pa lang sa first question, hindi ko na masagot. May why or why not pa kayo? Ano ba? Sagutin mo nga. First time ako, masasagot ko yan. First time we met. Ah, sinungaling mo? Kailan yun? Ano ba yung tanong? First time we met, naisip mo magkakasundo tayo? Oo, alam mo kung bakit? Kasi sumabay na ako sa iyo, nasundo mo na ako. Hindi, akin. Hindi lang yun. Yung kami mga una nagkatrabaho, magkapatid ba tayo? Hindi, tito kita. Mamangkin kita. Tito kita. Tito Robby ka, Paula ko. Oh. Esperanza. I sent you a picture. Yes. Nung naghalungkat ako, naglinis ako mga litrato, nakita ko yung picture. And we look absolutely the same. The same. Lahat kasi ng mga kasama ko, well, hindi ko naman talaga ginusto mag-artista, pero... Bakit ka nga naging artista? Ayaw mo pala. Tigil na natin to. Lumayas ka na, ayaw mo pala. Parang hindi ko lang trip ng 8 hours sa trabaho. I wanted to try something different. Pero never in my dictionary na gusto ko mag-artista. But anyway, to cut a long story short, going back to the story, kasama kami ni Dimples sa Esperanza eh. So, first teleserye namin. So, magaang na agad. Tsaka kasama mo si Mami parati. No, nanay ko din kasama ko. So, mga tropa ko dati, Mami muna.
plan. Kaya ako hinahatid kasi mga mami, barkada ko na. Hindi. Tsaka cable. Kasama tayo sa cable. Right. Every Saturday. Oo. Tama. Oh. Why or why? Hindi, nasagot mo na. O ako, yung next. Anong first impression mo sa akin nung una tayong magkita sa ABS? Ah, o kahit di na magkita sa ABS. Hindi siguro. Ako ang impression ko magkasama. Talaga, ang talino nito. Kasi parang si Padoms, di siya nagsasabi. Fun siya. Actually, yun ang gift niya. Masaya siyang kasama. Napakasaya niyang kasama, by the way. Isa siya sa pinaka-cool. Hindi, you can't even call him a cool tito because he doesn't act like a tito. He acts like the crazy cousin. I don't know. Pero ano na, he's the most fun. Kailangan ko nang tanggapin yun. He's the most fun of all. Like, siya yung maunang gusto mo nang tatalon sa pool. May teleponong hawak, mga hablot. Siya yun. Okay na? Diba? Na-describe ko? Oo, kailan lang yun eh. Oh, tama? Diba? Hindi ko nga alam yun eh. Ay, oo. Kailan lang yun? Yung pumasok ako doon sa Land Cruiser mo. Halika na, uwi tayo. Paano uwi tayo? Ah, nakalakain ka pa, Doms. Dito ka pa. Nagpatapos. Day off kami. Sinundo na ni Boy at si Dimples. Nag-iesa sa Huwag Ka Mangamba. Hindi naman kami day off. Napakap lang kami na maaga. Eh, naubos ko isang bote ng gin. Naumpug ako sa lamit, naumpug ako sa pintuan. Pero tumuloy ka pa din. Tumuloy pa rin ako. At pumasok siya sa kotse ko, ha? Pumasok ako sa auto niya. Sabi ko, halika na, uwi na tayo. Saan punta pa doon? Ako yung sumakay siya yung sinusunod. Uy, ang ganda ng question na to. Oo. Kanino ka pinaka... Bukod na lang sa akin, wag mo na ako isama. Wow! Oo. Kanino parang ka pareho yung tanong na to. Kanino ka pinaka nagandahan sa Star Magic Batch 4? Sino ba yung mga girls noon? Paula Peralejo, Carol Manawa, Vanessa Del Bianco, Christine Hermosa, Julia Clarete. They had si V, si Vanessa, noong time na yun had kasi siya yung galing Amerika. Yeah, Canada. Oo, so Canada. So siya yung medyo ibang dating. Yeah. Ibang dating. Kiniligawan mo ba siya? Hindi. Ako kilala ko yung mga naligaw sa kanya. Huwag mo na lang sabihin kasi buhay na nila. O baka naman. Sa batch atin. Wag na siguro. Diba? Eh, ito follow-up question. Kasi sinagot ko na yun. Sinong ultimate crush mo noon? I think Jericho Rosales. Iba naman na. Iba naman si Equal. Kasi Mr. Pogi. Saka makulit. Mano rin siya. Oh. Ako muna. Ako. Sige. Nung nagsisimula ka pa sa an artista, anong role sa pelikula or sa television yung muntik mo ng sukuan dahil nahirapan ka? Paano mo in-overcome? Meron akong ginawang movie. I won't say na kung anong movie yun. But... Pag dinescribe mo, baka malaman din nila. Hindi. Ang haba ng lakbay eh. From the ground floor, you go to the second floor, and ako yung nagsasalita the whole time. Ang problema, may instruction yung director that you stop in this line at this point. Alam mo naman ang pelikula, very detailed eh. It was too mechanical for me. I always play for truth. Yeah, I always play for rawness. So yung alam mo yung mas conscious ako sa pagtigil dito sa spot na to and to say my line matapos ko dito sa spot na to. Yeah, yun lang naman. Other than that, okay naman lahat. Inaaral ko naman ang trabaho ko. Ay, napakahusay naman. Inaaral ko naman ang trabaho. Sobrang husay. Gusto mo maghanap ng mahusay na artista, Dominic Ochoa. Hindi lang siya kasi mabook palagi, kasi lagi siya booked. Yun lang naman ang kasayahan ng ating trabaho. Yeah. Nung role natin. Siguro, I must share, and I've been sharing this to my coworkers, lalo na yung mga bata, na try to find yung niche mo. Kasi definitely lahat kayo pare-pareho. Yeah. Talented, yeah. Gusto mag-artista, pero hanapin mo na yung niche mo. Ako tinanggap ko na hindi ako pang leading man material. So, in short, tinira ko na ng tinira ko na talaga. Bakit may tirahan? O, inano ko na. Parang nag-concentrate na lang ako sa pagiging character actor. Which is good. Hindi nawawala. Amazing. Yeah, me also. I think after you, siya may idol. Doon tayo, So, yun na nga. Dahil character actor tayo, ano yung pinaka-hindi mo malilimutan na audition mo sa buong buhay mo bilang artista? Meron akong ganyan. Ako, nag-audition ako para sa Bea Bianca ng pangako sa'yo. So, si Inang, ewan ko kung pwede gusto siguro naman. Sige, magkikwento rin ako dito. Si Inang, sabi niya sa akin, mag-sexy dance ako. Kasi diba, si Bea Bianca, sensual siya. Okay. Eh, bata pa ako. Sabi ni Inang sa akin, ano ba naman? Eh, siyempre wala naman ako. Ano naman alam ko, neneng. Ano ba naman, anak? Wala ka man lang kal...
alam nyo na yun. Sabi ko, ano po yun? At the fact na hindi ko alam yung word na yun. 16. So, nung the fact na hindi ko alam yung word na yun, na-realize ko, ah, hindi ako para sa akin. Pero kasi, hindi ko rin natutunan ko, sa amin, lalo sa batch 4, I think very aware kami dito na, hindi lahat ng role fit sa'yo at hindi mo pwedeng personalin yun. Yeah. Diba, no? Parang, Padam, like, you really have to accept the fact that not everything is for you. And just because they didn't book you doesn't mean you're not good. Yes. In fact, sometimes, you're overqualified. Diba? Sometimes. Kailangan mo tanggapin yun. Kailangan natin matuto tanggapin yun. Yeah. Dahil, eventually, God has something better for you. And you're a puzzle piece. Yes. Don't sit in that puzzle. It's not your problem. Mali. It's not theirs. May talagang hindi lang muna. Hindi muna ayon. Aso hindi mo hindi ko nakuha, pero yung isang audition na i-share ko sa iyo, Padoms, nag-audition na ako para sa Dekada 70. Luwalhati Bautista, Chito Roño, Tita Vilma Santos, all-star cast. Tapos dalawa lang kami nung isang artista na actress also. And then when I auditioned for it, I wanted it so bad because the audition piece was the scene with the Vilma. And I wanted it so bad. And I was like, Lord, please naman. Kahit yung isang eksena lang na yun. And I knew it was going to be parang pivotal for me as an actor. Kasi often it is not how big the role is sa atin, di ba? But how marked. Kahit isang eksena lang kung nagmarka, di ba? So that was one scene in that entire film that I felt, uy, ganda to ah. Kasi Miss Vilma yung kasama ko. So I booked that role in Dekada 70. Yeah. Yes. Alam mo ito, kahit hindi naman ako yung tinanong, I'd like to share this because may madadampot na aral din ng mga kabataan dito. Doon sa Esperanza na role, tinawagan ako ni Melissa under bago kay Kuya A, kay Alan. Dom, may audition for Esperanza. Third party ni Judy Ann Santos. Wow. Dayo tayo ng buso-buso. Ang buso-buso, ngayon, kaya ng isang oras. Pero dati, no. Dati, lubak-lubak yun. 4 hours ang biyahe. 4 hours yun. Nag-Nissan Urban kami ng ABS. Nag-service na lang kami. We left our cars here. We left at 4. We got there at around 7 p.m. Hindi ko na sababanggitin yung artist ng kasama. Audition kami. Subuso-buso. Ang dilim-dilim. Walang ihian. Wala pang tent before for the artist. Diretso na. Yung dinner break. First time ko nakilala si Juday. Ando doon si Direk Rory. Pina-eksena kami kay Juday. Pero yung... Sige nga, ligawan mo si Judy Ann. So, ligaw-ligaw, pinasok yung kabilang yung isang artista. Tapos, pinasok na yung kaming dalawa. Tatlo dapat kami nun eh. Si Papa P yung isa. Kaya lang, I think he left for the States. So, hindi na siya napasama nun. Nung pinasok yung isang kasama ko, mahusay kasi na-launch sila, batch 3-2 eh. Nung nagkikwentuhan na kami, kunyari, o ligawan nyo, payabangan kayo kay Juday. So, nung natapos na lahat, syempre, mas experienced na itong isa. Parang kalo-launch lang natin nun. Umuwi ako na parang na-imagine ko nasa, ito yung salamin ng Nissan Urban, nasa likod ako. Walang kwenta yung ginawa ko. Parang, defeated. Wala na to. Hindi ko na nakuha to. Okay. That was a Thursday, hindi ko makakalimutan. Sunday night, I got a call from Ate Melissa, Dom, pinapatawag ka ni Direk Rory, pumunta ka ng 1 o'clock sa Juice Mag, yun yung Star Cinema dati. Kailangan, parang, you have to be there by 1 o'clock. I don't know what's going to happen. So knowing me, I'm always on time. Buti na lang, 30 minutes ako parate, dumadating sa call time ko eh. Buti na lang kasi binigay na script pagdating ko, anong gusto mo, Dominic? Nilagay lang ako sa isang conference room na isang mahabang lamesa. Dominic, anong gusto mo? Ay ko kape na lang ho, ganyan. Oh, ito yung script. Memorizein mo. Haba. Napakahaba talaga. So, minimorya ko na lang. Inintindi ko. Tapos dumating na yung Direk Rory. Eksakto, alaguna. It's good. She's never late. She's never late. And you are never late. So, buti na lang, aga ako dumating. Kasi, kung 1 o'clock ako dumating, hindi ko mamemorya yung isang buong papel. Right. So, nagkaroon ako ng pagkakataon. So, number one. Number two, nung sinabi ng Direk Rory, kamusta ka na? Nakipagkwentuhan. Kamusta ka? Ano yung relasyon mo sa nanay mo, sa tatay mo? Hanggang maya-maya, hindi ko namamalayan, parang niya na ako in a workshop. And ito na yung realization ko na lang after that. Audition na pala. So, habang
habang minomotivate ka niya by asking questions, which I didn't know because hindi naman ako nakapag-workshop eh. Isiningit lang, batch 5 dapat ako. Bigla niya akong hiniritan, okay. Yung parang may emotion na ako nararamdaman. Say your line. Do you know your line? Yes, yes, direct. Say your line. Eh medyo, sinasabi ko na, maya-maya, may nararamdaman akong iba. Sabihin mo yan habang tumatawa ka. Nag-side coach siya. Yeah, ng, yeah. Ng she's that, amazing dapat gagawin. With that, by the way. Yeah. Natapos ko yung isang buong script ng iba-ibang emosyon na nagtatawanan, yeah. Nagmumura. Oh, tapos after that, sinabi niya, I'll see you on Thursday. Monday to ha. I'll see you on Thursday. Your first taping day for Esperanza. Tapos malayibo ko. So, hanggang ngayon ginagamit niya yun na kinikwento niya yung kina DJ dati, kung paano yung audition niya, what, how it happened. Yeah. And up to now, it's an audition that I never ko nakalimutan. At, ayun, yun lang. So, maging on time kayo parate para maging preparado. True, that's true. And also to, I guess, para respect other people's time, no? Oo naman. We always say that, eh. Oo naman. Okay, eto. Ano ang isang bagay about you na ikakagulat ng tao kapag nalaman nila ito? Stricto ko magulat. Akala lang nila kasi happy-go-lucky tayo na always smiling. But it, when it comes to school. Dealing. Tsaka super to talk with Sandro. I know it. Yun. Kaya nga, wait. Mukha naman akong hindi. So, yun. I'm just a strict parent. Well, okay. We just want the best for them, di ba? Okay. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan na hindi ko nilipat. Ako hindi nag-flip. Gusto ayaw matapos. Okay. Pareho tayo nakatanggap ng Star Magic Loyalty Award last year. Last November. Nung pareho, lagi kang second lead or best friend or during franchise renewal issue, naisip mo ba lumipat ng network? Why and why not? Ako kasi, Padoms, ang prinsipyo ko sa buhay, ang pag-aartista ay para sa akin, hindi lifestyle, kundi trabaho. Oo naman. So, because I look at it that way, no, at that time, I still had a lot of jobs. In fact, I think I had more. Pareho tayo. I had more jobs in the pandemic. So, parang inisip ko, hindi ko siguro kailangan pang lumipat kasi hindi rin ako nakakaramdam ng paghahanap. Mm. Kasi hindi ko rin naman ma-judge yung mga kaibigan kong lumipat kasi it's always a personal choice, no? Mm-hmm. And I would always say na in the same manner, kahit bago naman natap, nawala yung, kahit naman nakapandemya, hindi, kahit naman mawala or hindi nawala ang franchise natin, meron at meron namang naglilipatan talaga eh, lumipat. And ako, I always say na ang ano ko dyan, o ako, siguro yung personal preference ko, hindi ganun. Pero hindi rin ako to judge other people who do it because at the end of the day, their journey is their journey. Oh, however they want to play it out, it is theirs, no? They will be accountable for their decisions. And in the same manner, di ba tayo, like, one of my best friends, si Angel, came from GMA, di ba? And this was at that time, hindi pa usong lipatan. Eh. So it was a shock to all. And when she came, we embraced, all the kapamilyas embraced her like she came from us. Yeah. Like she's our own. So ako, pag may tumilipat na kapamilya natin going to GMA, ang prayer ko, sana yakapin din nila yun kapamilya namin the same way we would embrace kapusos. Alam mo yun, coming na, from to us, kasi lately, well, you work with GMA. I work with GMA now. No? They barred me. And then, hindi man maganda pakinggan na nasarhan tayo ng prakisa. Pero at the end of the day, we have to look at the brighter side all the time. Mm-mm. And it opened doors for everyone. Not just for our bosses, but for us talents for as well. Yeah. For more work na magbukas ng ibang pintuan sa ibang tahanan. Yeah. And I'm happy to say that yung kung paano siguro natin tinrato yung pagpasok ng mga kapuso, ganun din ang trato nila sa atin. That's nice. So I'm very thankful that ganun din. Siguro ang saya ng trabaho kasi natin na lesser ang kompetent. Well, ewan ko, sa akin, yun ang pakiramdam ko. Yung kompetensya sa kanila parang more on welcome, sana magkatrabaho po tayo. Yeah. Galing. Nakakatuwa. Nice. Ito,
Maiba naman tayo, away from work. Okay. Anong favorite time of the day mo at saka bakit? Favorite time of the day? Ako yung favorite time of the day because when I drive. Same! Yeah, same. Patong. Parang I like driving a lot. Maybe, I don't know, parang... Ay, hindi lahat ng tao ganyan ah. Yeah. Hindi lahat ng tao gusto. Lalo ng mga kabataan na yun, ayaw magmaneho. Ako, I feel like driving frees my mind of ano, parang anxieties. Right. It keeps it busy kasi you're on the road. You have to focus, focus. Diba? Na, so it relaxes my mind because it gets it off of all my worries. No? And then, ako parang I take it, I play music. No? Or I actually sometimes I enjoy not having music at all, just quiet lang. Kasi di ba parang may noise cancellation yung ano, tapos naririnig mo lang hangin, parang galing. Ako, ang sarap. Tapos lagi nila akong tinatanong, bakit daw yung bahay ko sa south kahit nasa north tayo? Ako, I always say na pag sumasampa ako ng Magallanes area, woo! I'm home! Home sweet home! Di ba? Di ba? Sarap nung pakiramdam na, okay, tapos na yung trabaho ko. Kasi feeling ko, pag tumira ako sa QC, nandito ako tapos pwede ako tawagin anytime. Malapit ka pa rin sa trabaho eh, di ba? Ayoko pa daw. Gusto ko yung, that's my favorite time of the day, driving. Because yun, parang I feel like it's a treat to myself na I'm able, both my arms, my hands, my eyes, my feet are working. Takaridad, Sanchez, di ba? Mm-hmm. Kahit nung tumanda, nagmamaneho pa rin. Oo. So ako, that's my favorite time. Ikaw, ito, kung ang buhay mo ay isang genre, paano pag horror? Ang pelikula, ano ito at bakit? Anong genre? Ang dami nito. Alam mo, sexy, no? Sexy drama. Nasa sex comedy ka na. Oo, sex comedy. Palagay ko, yun, ha? Comedy nila para may konti respeto sa tao. No, hindi. Kailan mong pakatotoo tayo dito, Padoms? Hindi tayo... Comedy, konting pilyo, di ba? Wala lang kasi life is too short. And yeah. And sa panahon ngayon, especially the pandemic, after the pandemic, narealize ko ang mga tao ngayon, nagmamadali sa lahat ng gustong gawin. Yeah. You have to slow down, dude. And kailangan nyo na me time. Kahit may pamilya kayo. So, for me, na-miss ko eh. Nag-taping ako ng isang show na parang sitcom type. Na-miss ko magpatawa. Mm-hmm. Kailangan natin yung... Breather. Kailangan yeah. natin ng... Kailangan natin maging masaya sa buhay. Yeah. Paminsan, kailangan natin umupo kahit isang oras bigay natin sa sarili natin, magdasal tayo, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang binibigay araw-araw. And third, always think of the positive side. Yeah. I always think of the positive side because puro negative na nakikita mo sa paligid. Yeah. Magmaneho ka lang, ang daming... Road rage. Oo, parang... Kaya ako maalis sa maaga para ayoko ng sakit ng ulo. So I just want to smile all the time. That's yeah. why I want, gusto ko masaya ang kasama ko. Gusto ko masaya comedy. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yun lang. Okay. Ano ang pagkain na hindi mo kayang i-give up? Ay, my God. Sa'yo nitong katanong. Alam mo, feeling ko agree ka sa akin kasi alam ko paborito mo rin yun. Pag sabihin mo, alam ko yung ikaw yung food na gusto ko, yun din yung hindi mo kayang i-give up, favorite mo. Dahil marami kong gusto. Hindi, yung talagang laging meron. Chips. hindi, yung laging meron sa refrigerator mo. Matamis. Kahit, ano, anong matamis? Sabihin mo, kasi alam chocolate. Ko, hindi lang din, ang dami naman pala favorite din. Cake! Okay. Di ba makake ka, Padoms? Oo, pero namimili ako ng cake. Ha, talaga? Namimili anong favorite cake mo? Yung mga tres leches, mga... Pang mayaman. Kasi ako... Hindi pang mayaman yun, ano lang yun. Wala lang kakaalam nun na ano, sige, tanungin mo sila kung ano. Chiffon lang yun, tsaka ano. O, tingnan mo yung the word na chiffon, hindi yun para... Chiffon ba? Oo, chiffon. O, sige, chiffon spell. Chiffon sabi ko. O, tingnan mo. Chiffon ba yun? Oo. Yun, yung basta yung parang... Cream lang yun at saka kondensada lang yun. Ano ba kayo? At saka icing. Kayo naman. Pero yun. Basta matamis. Okay. Pero hindi, trivia, hindi ako mahilig sa matamis natin. Mm. Nung nabuntis lang si Den kay Sandro, after that, naging mahilig na ako sa matamis. Naghahanap ako ng matamis. Ikaw ang naglihi. Sa taping, ako yung naghahanap ng, ka-eksena ko parati na may okay. baon ng matamis. Okay. Anong favorite guilty? Kaya hindi mo sinagot. Ako, cake. Okay. I really like cake a lot. It's not something I can... In fact, I like it so much. Yung skincare ko, pinangalan kong dream cake. Kasi I love desserts. Like, so yung, kunwari, the other product is face and body icing. Yung isa skin glaze. So,
I super love cake only because feeling ko it is a celebratory kind of food. Oo. Yung tipong pag malungkot ka or masaya ka, you eat it. Alam mo na yan, padadala ko sa December. Tres leche, chiffon. Papadalan mo ako ng chiffon. I hope nakakain yung chiffon. Padadala kita ng tres leches doon. Promise ha. Mahilig ba strawberries? May strawberry tres leches. Pwede, pwede. Kahit ako saan. Anong favorite guilty pleasure mo? Guilty pleasure na, favorite pa. Pagkain pa rin eh. Sige. Pagkain pa rin. Food. Oo, lately. Okay. Lately, yun ang... Kaya ako medyo... na nag-ahit ako, parang sabi ko, halata ngayon yung tinaba ko. Hindi naman. Parang we work hard. So I wanna eat what I want. Basta ako anong magpapaligaya. Sa'yo. Okay. Kung may isang celebrity idol ka na gusto mo makabonding over coffee, sino to? Local or at international? Pwede. Local ako, well, si Tita Vilma kasi nakakasama ko naman talaga. So siya sa local. Pero siguro sa ano international, I don't want to parang have coffee with Charlize Theron. Like, I have huge crush on her. Kakapanood ko lang siya the other day. I love her. Or Julia Roberts. Yan, oh, silang dalawa. Classic, no? I really admire them on how parang they crossed throughout genres, 'di ba? Nag-comedy sila pero may action din sila, may drama sila. And para sa akin, sa artista, I know that it's admirable for an actor to stay in one genre, but ako a different kind of respect I give to an actor who can actually cross genres. Hindi tsaka may ano yun, may different fulfillment mm-hmm. yan sa atin pag umuwi, lalo na pag nagmamaneho. Mm-hmm. Trip ko yung ginawa ko. Ay, ako na pala muna. What is that one talent you wish to have and why? Maging flexible? Talent siguro sumayaw. Oh, magaan lang. Close to movement. Magaan lang. Sumayaw. But, kaya mo naman. Nakakapag-tiktok ka ba? Hindi na eh. Pero you've tried it? Oo. Did you enjoy it? Oo naman. Nakita ko magsayaw si Sandro. Oo. Parang plakadong-plakadong Dominic Ochoa. Sabi ko sa lahat ng mamanahin. Pa-comedy lang naman yung sayaw ko. Super. Ito ka pa-comedy yung sayaw ni Sandro, di ba? Pa-comedy naman yung sayaw. Oh, sige, okay. So, ano sa tingin mo ang biggest weakness mo sa buhay? I think that would be my family. I am very... Yeah. You know how I am naman, padomsik. Even, not just my family like Boyet and the kids, but also my mama. And yes, my course. Siblings. Pare-pareho naman so, tayo. Parang that's my biggest weakness talaga. No need for any elaborate explanation. Eto, given the opportunity, sinong idol mong actor, local, international, ang aayay mo mag-road trip? At bakit? Gusto ko ito marinig. Nakausap, well... At kilala kita, ang gaganda ng mga kotse mo. Sabihin na natin. Hindi. Marami akong naiisip ngayon. Pero, plano namin to, pinlano namin to mga 10 years ago ni Jericho. Na mag-Vespa around the Philippines. So, ang Pilipinas kasi, maraming mga ganda lugar. Yeah. Parang dapat siguro bago tayo magpunta ng ibang lugar, ibang bansa. Dito muna, explore. We should travel, explore. Yeah. Ang dami nating coastal roads eh. Yeah. I used to join Tour de Cebu, pero puro lumang auto. But whenever I'm driving sa coastal road nila, na-imagine ko nagmumotor. Whether Vespa or a bigger bike, parang gusto kong mag 1 month off, bucket list ko to, mag 1 month off, do the northern loop, and we after that, we go down south. Cebu, Bacolod, Dumaguete, ganyan. With echo. Okay. Siya na yung naisip ko kasi plano namin yun for a month. International, siguro siya, no? Kakapanood ko lang kanina eh, si Keanu Reeves. Mm-hmm. Mahilig na siya mag-motor. So, using his bike, and we go around maybe Europe. Kung gagawa tayo ng project ulit together, anong gusto mong gawin? Kasi ang ano nating dalawa, ang strength natin dalawa ay bato ng linya, eh, no? Yung parang, yung batuhan lang ng linya, halos improv, halos eh. Parang gusto ko sana parang ganun, yung parang mas realidad, mas hindi formula, mas close to reality. Kumbaga, pwedeng we are just told exactly where to bring the scene, but we just banter lang. Ganun yung nakikita ko. Na, kasi parang it's a good treatment for both of us because we're both, I'd like to think we're very good thinking actors. Parang hindi, to bring tsaka, it there. May give and take. Yeah. Yun ang pinaka-importante. It's true. Akala kasi ng artista, umarte ka lang. Ah, ako ang isang basehan ko ng pagiging mahusay na artista is kung
may nakukuha ako sa'yo bilang katrabaho. Kasi may iba, talagang... Binatulang yung linya, no? Alam mo, yun ang pinaka-pet peeve ko eh. Yung parang feeling ko kasi pag nag-artista ka, oh, tama na memoryhin mo yung linya mo, tama na mag-prepare ka as an, as a character. Pero the magic happens when you let go. Oh. And you sort of break the rules a little bit. Play with it, diba? Yeah. Yeah. So I like rule breakers a lot in that sense. Pero... Ako yun. Alam mo, kakahirit ko lang kanina, yung script, pinabago ko talaga. Oo, kaya nga. So, ako talaga more that parang I like rule breakers. Only because they're more fun to work with. Alam mo yun, yung parang... And also, I think when an actor is a little bit mad, like yung may konting kulit at popak, masarap katrabaho. Oo naman, mga Johnny Delgado. Sinong artista may pinakamalaking topak na pwede mong iname na nakatrabaho mo na gustuhan mo? Well, dapat friends kayo niyan kasi baka magalit sa'yo dahil sinabi mo malakas. Hindi naman topak, pero ito nakatrabaho ko before. Yeah. And he's the first man to enter my mind when you said about that. Tito Johnny Delgado. Yeah, grabe. Grabe si... Sa Indada, no? Dada. Yun talaga yung playtime ka. Itagal kitang hindi. Magkasama ba tayo sa kahit tagal? Ah, hindi ako. Labs ko si Babe too. I played a closet queen. Kapatid ko si Jolina. Tatay ko siya. Lola ko si Tita Gloria Romero. Nanay ko si Princess Ponsalad. So, come on, diba? Eksena, ang rehearsal namin, tatampalin niya ako. Ito na yung, after 1 year namin nagtitaping, ito na yung revelation na bakla ako. Sa rehearsal, ang tampal niya sa akin dito. Nung take. Kinaliwa ako. Wala ako sa frame. Ganyan talaga. Parang, pak, binalik ko na lang kasi I can't find my camera. Tinuruan naman tayo to find your camera all the time. So, balik ko yung mukha ko, tapos, ganun na lang. And then, ang hilig niya kasi na, surprise. Ang hilig niya mag-trip na, alam niya yung script, pero papaguhin niya. But the thought is there. Yeah. So, pag hindi ka preparado, yeah, oh, it deliks. You just memorize your last line niya bago ka lumin niya, patay tayo doon. So, kaya ang sarap-sarap niya kay Xena. Yeah, kasi, I remember. I love him. Yun lang, yung pagtitripang ka niya. Yeah. And I remember him saying that may movie silang ginawa ni Lloydie na sinabi niya, Tit, paglalaroan ko tong batang to. Kasi mahusay daw. Nakasagot yung Lloydie. Pak. Maganda yung eksena. Yeah. You know why? Hindi dinumero. Yeah. Right. Dito galing. Yeah. Okay, Dimps. Kung di ka nag-artista, ano naman sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Wala. Wala naman ako maisip na ibang kung pwedeng gawin. Parang hindi ko talaga... Kasi you started young. 12 years old. And also parang, alam mo, pardon, naniniwala ako na minsan hindi mo naman talaga alam kung anong gusto mong maging until dalin ka ng buhay doon. So minsan, maganda rin, yeah, that's right. Yakapin mo kung ano yung dumarating na opportunity sa'yo. Minsan kasi ang problema sa atin, porket hindi natin yon alam gawin or feeling natin mahirap yung gawin, na hindi yun para sa atin. Pero nakakalimutan natin na sa trabaho, walang madali at walang alam lahat. Basta magsisikap na. Yeah. And ako parang very proud ako na artista ako. Proud ako na kahit papano, nakakatulong ako sa pamilya. Malinis naman yung trabaho natin. Mm-hmm. So I don't think there's anything wrong with it. Minsan lang di tayo malinis mismo. Like, meron ako mga fake blood, mga putik sa bibig, sa ano, hindi talaga tayo. Alam mo kaya, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung malinis yung trabaho natin kasi hindi ko maalala na umuwi ako malinis ever. Eh, paano naman kasi yung role na ginawa mo nung huli? Grabe! Paano naman kasi? Bugbog sarado? Pero masaya yun, pinapanood. Ironheart. At saka ako pa, Doms, I love how our lives as actors enable us to be different kinds of people. Oh, like, it's we get to play different roles. Yeah. So kaya kapag sinabi mo na, di ba dati may terms sila na parang, ano yun, yung you're crazy. Sa Tagalog, baliuto? Baliutong artistang to? Ang gusto ko sabihin, ay talaga po akong baliw. Kailangan natin maging baliw. Kailangan ko maging baliw para sa trabahong to. Hindi mo magagawa yun kung hindi ka baliw. Yeah, ako talaga, I feel like, again, like what I was mentioning to you kanina, that a good actor for me is somebody who is a little mad. Somebody who's not afraid to be somebody else. Actually, katutusin, mahirap din lalo na kontrabida. Oh, yeah? Kasi, hindi ka pwede pumasok na sa trabaho na masaya. Yeah.
Hindi, well, masayang manira ng buhay no. Kasi pag kontrabida ka talagang ako tuwan-tuwa ako pag kontrabida ako kasi I get to play around. And then, yes. Alam mo 'yun, tsaka, tapos ang cute pa kasi pagkakain ako sa restaurant, humihiwalay yung mga tao. Takot sila. Tapos iniisip ko, ba't pa kaya sila? Eh, di ba in real life, alam mo naman ako, parang I'm so giddy and light. Tapos sabi, iniisip ko, ba't ganun? Tapos na-realize ko, ay, wag ako mag-red lips. Katulad ngayon, di ba? Kasi nag-lasik ako, bawal makeup, kaya red lipstick na. Pag naka-red lipstick ako pa, Doms, parang feeling nila. Si Daniela ako. So pag dumadaan ako, atapali mo lang binapak! Ano to? Tumabi ka nga dyan! So, parang it's nice lang that you know that people are so involved that what especially they when they call your character's name. Oh yeah, diba? But diba back in the day, meron mga artista na talagang pinapalo ng payong. Si I remember, Tita Elizabeth. Miss Princess Oropesa. Nung nag-espinansa tayo, diba? Iyak siya na iyak na matay yung mami niya. Nung papunta libingan, pinapato siya ng tao. Buti nga sa'yo, sama-sama mo. Yeah, yeah. Ito, Padoms. Bakit sa tingin mo nag-click tayo as friends? Why do you think? Kasi nga, pareho tayong baliw. Ba't ba natin? Ba't ito mga question na ito? Napakadali namang sige na. Padoms, ikaw. Okay. Layo naman, palayo na. Ito, mamaya na dito na. May punto ba sa friendship niyo ni Angel na pinagselosan mo siya in terms of her grabe career? Grabe, pa-chismis sa'yo. Ba't ganyan ka magtanong? What is the best thing hindi about your friendship with Angel? Ito na lang, yung pangalawa na lang. Okay. No, kung hindi, I can answer the first one as well. Kung nagselos ako sa ano? Sa success niya. May pinagselos man to. Ay, hindi kasi ako, hindi ako pinanganak na inggit. Oo. Wala talaga akong inggit sa katawan. Alam mo kung bakit pa, Doms? I feel like I honor people's journeys. Like, in the same way that, for example, right now, you're not in a good place. You made all the biggest mistakes in your life. I would think, okay, so ngayon yun. It's how you stand up. Yeah. It's how you... So, ngayon yun. You have to embrace that. Kasi dun din tayo natututo. Pag di ka naman nagkamali, hindi ka matututo. Pag wala kang pinagdaanan, wala ka din gagamitin sa trabahong to. Oh, shit. Alam mo sa totoo, sa trabaho natin bilang artista, kailangan yun. We need the pain. We need it. Even love, when you portray love or great love in any kind of show or teleserye, you need pain, right? Why are you laughing? May mga ibang eksena kasi na... Alam mo, siguro pa yung comment mo na naman, pang sexy drama. Hindi, naalala ko lang may time na nag-away kami ng misis ko. Ito point ng hiwalayan talaga. Wow. Nagamit ko talaga sa... Parang sabi ko, Lord, angit pang pakinggan, pero mas maraming salamat to sa emosyon niyo kasi nagamit ko sa trabaho. Okay. Ano yung nag-away ko na natin? Nataon talaga. Paminsan kasi may maligaya ka, tapos yung eksena mo, mahirap eh. So sometimes... Yeah, for sure. Tatanggapin mo nilang yung away nyo na gagamitin mo nilang. Yung iniisip mo nalang, mapapagkakitaan ko to. Habang nag-aaway kayo ng asawa mo, mapapagkakitaan ko to. Itong pain na to. Hindi. Pero in all seriousness, I think it's we're very lucky as actors to be able to turn our pain into something more useful. Oo naman. Kesa yung negative pinupuntahan ng... Yeah, for sure. Sakit ng... Okay. Okay. Ano yung isang bagay na ayaw mo sa sarili mo na gusto mo nang baguhin? Wala. He loves himself eh. I would not... Physically or... No, everything. Like, a holistic kind of way of looking at it. Well, siguro, physical siguro muna. Yung buho ko, gusto kong medyo kulot. Oh, para kasi straight siya. Straight siya eh. So, ayaw niya sumunod. Kahit anong ano mo. Sumo, medyo kulot. Medyo kulot. Pero sa ugali, siguro yung bawasan ng konti yung... Are you too nice? Can I say it? Uuwi. Yeah. You don't know how to say no before eh. Parang you say yes all the time. You would adjust. Yung kailangan kong bawasan yun. Yeah. To a fault. Yung paminsan, masama na yung loob ko. Pero para lang wala silang masabi. I will just accept it. Alam mo, yan yung school of Dominic Ochoa na natutunan ko rin. Sinisisi kita dyan. Para lang alam mo. Bakit ba naging itong mentor ko? Ba't ko ba ito naisip? Kasi minsan gusto mo nang magreklamo. Pero hindi niya gagawin eh. You won't do it eh. But yun nga yung sinasabi ni Alan. Pag ako nagreklamo, ibig sabihin, I'll make sure na kayo may mali. Yun na yun. Yeah. Anong bagay yung niregret mong hindi mo nagawa sa buhay mo? Do you have any plans on doing it still in the future? Wala naman. Siguro, ayokong isipin, pero marami naman kasi. Marami. I mean,
I could have started a business earlier. Mm. Parang yun. Yeah. But it's never too late. My ang mindset ko parati is ayoko nang bumalik sa dati. Yung dati kasi you learn from it. Mm-hmm. But we have to move forward. Mm-hmm. Yun lang yung parang ayoko lang sisihin na yung nakaraan. Mm-hmm. And I'd rather think of my future. Mm-hmm. Yung di ba nga parati nila sinasabi mo, where do you see yourself in the next 5 years? Or ano yung set a goal na lang. Next year, ano bang goal ko? Yeah. Ano bang dapat kong ma-achieve? Para at least, meron tayong pinaghihirapan. Yeah. May pinupuntahan. Paminsan, meron tayong me time na parang ganun pa rin. Walang pagbabago. So, you need change also. For the better. Ano naman ang isang bagay sa'yo sa buhay mo na kinailangan mong matutunan the hard way? So many things. Oh my God. Oh? Ako kasi padoms, parang I don't ever like anything easy. It scares me when something comes to me easy. Easy? Yeah. I don't, although now I find the value in it when it comes easy. But ako, I actually enjoy wanting. I don't know if it's the Scorpio in me that I'm so passionate and I like the weight, I enjoy the weight. But ako talaga, ultimately, I enjoy the chase more than the destination. I like the chase more than the catch. Right, right. So because of that, it's so painful in that sense na it's always the hard way because gusto kong pinapahirapan yung sarili ko. Kasi feeling ko, mas nava-value ko yung nakukuha ko pag pinaghirapan ko. Well, syempre. Mm-hmm. It's more... So... Mas fulfilling. Yeah. So it goes the same way. Like for my family, imagine I had a family, at 19? I got married at 19. Not a lot of people, of course, accepted that and took that the good way. But kasi over time, no, people learn to respect you and your decisions in life because makikita nilang pinanindigan. Tsaka wala naman tayo magagawa na dun eh. Yeah. So, I think ultimately now that I'm turning 39 and basing it off of mga decision making ko when I was 19 and now that I'm 39, I'm more conscious about what ultimately makes me happy. Because feeling ko, if I'm unhappy, that also pours into everything that I do. Oh, mm-hmm. You deserve to be happy. Yeah. Lahat naman tayo. Yeah, so ako nandoon ako ngayon na parang okay, I still like doing things the hard way, but this time because I know that my energy is not as much as when I was younger. Also the resources is not just as much because then now you have to spread it very thinly and properly amongst my children and my husband and my friends. So now money has not just become my only currency but more importantly time. So, dahil doon, medyo binabawi ko na yung I wanna learn things the hard way so much. Ngayon, parang, once na nalaman ko, okay, ito yung lesson na dapat ko maintindihan, okay, tama na yun. Naintindihan ko na yun. Kasi diba sa buhay, there is a tendency for it. Diba, Padams, aminin mo, sometimes you refuse to learn the lesson because you enjoy the pain so much. Mm-hmm. Correct? Mm-hmm. Some people are very, ano ba tawag dyan? Sadistic. Sadista sila. Uh-huh. Diba na they like the pain. I used to like the pain eh. But now, no. What? That's painful? Okay, next tayo kasi parang I've had quota pain already in my life. So parang I don't ever want to go through that. And also because when you're pain, you inflict pain to others unknowingly eh. Yes. Pasa mo yan. Yeah, so no more na for me. I think now, the easier way, the better. Ganon. Pero when I was younger, that was my motto. Pag di ko pinaghirapan, di ko deserve. Ngayon, pinag-iisipan ko ng maigi. What deserves my attention and my pain. Nag-mature ka na. Super, syempre. Mature. Kasi nag-mature ka na rin. Nag-mature ka. Sumaba yung maturity ko sa maturity mo. Wala na tayong dapat ipag... Tama na siguro. Hanggang doon na lang yung question. What is your favorite memory? Ay, ang ganda nito. Kasi I had a project with Kuya Corix that was for DepEd before. I was with Shiro Luna, sila Kati, Chukachu, no? Mm. I think, were you part of it? Or Kuya Bobby? Which one? This was for DepEd. Parang ano kami, umikot kami sa mga schools.
So I know of him, I have very fond memories of Kuya Rico Yan. And I know you, you were the best friend talaga. So what is your favorite memory of Rico Yan, Kuya Rico? Anong pinaka nami-miss mo sa kanya? Oh my God, I know he's very naughty. Diba, ano yan? Oh, pilio yun eh. Pilio. Pilio yun eh. Well, in a good way ah. Oh, in a good way. Ano siya eh, we have the same level of thinking, principles, likes. Kaya siguro nag-jive kami. May mga taong pwede mong iwanan sa bahay at sa kaibigan ng pamilya mo. Or siya yung tipong ganun. Na without you being conscious na baka may gawing kalokohan. Paminsan umuwi na lang ako, oh, ang ginagawa mo dito, kainuman niya na yung daddy ko. Yeah, yeah. Yung ganung factor. Yeah, so, he's very... It's beyond words. Ang description ko doon sa tao na yun. And we had a lot of plans. Me, Marvin, and Rico. But at the end of the day, we just have to accept yung fate and yung nangyari. Mm-hmm. And yun lang. Siguro, hindi naman nawawala yung memory, good memories mo with him. But sana nakilala siya nung pamilya ko. It could have been. Yeah, sad. We had a lot of plans. We really had a lot yeah, of plans. Yeah. To the point na from buying chairs, from buying speedboats, yung ganyan. Yung corporation partnership ang dating. Nandun doon kami sa stage na nung nawala yung kaibigan ko. So, hinayang na hinayang. Hindi nyo rin ako masisisi kung bakit it took me 3 years to let really, go yeah, of that friendship. Yeah. And I'm up sure to you now, have not let go of it fully. Bisita ko pa rin. Yeah. Pag may kailangan. I love him so much. I remember him to be so candid. And yun, so very happy. Very sweet na tao. Yeah. And his energy was always, it really lit up rooms. No? Ano yun? Very bright person. Yeah. Very bright smart. Person. And I think that's what makes him very sexy. Eh. Diba? Kasi I remember he didn't have abs. Like you, diba? No abs, hindi, pero sexy mind. Hindi naman namin prinsipyo yun eh. Kasi importante. Hindi naman namin prinsipyo yun. Pero yun lang, masaya siya kasama. Diba? Kasi nung time na yun, uso na parang matinee, dapat may abs, ano. Pero siya hindi. He carried conversations very well, I remember. It was so sexy for me. Ako ah, parang I remember him. I was what, 12, 13? Siya yung taong nakakalusot sa lahat dahil sa dimples eh. Yun lang yun. Yeah. Yun lang yun. Nakakalusot sa lahat. Nakala nyo, ako yung pinakamabait, pero lumalabas ako yung pinakasuplado. Dahil yun ngumiti, kahit late. Wala pag, na. Pag ngumiti na, okay. Okay. Halo na tayo. Okay. So, kung makakausap po yung 12-year-old na Dimples before, Oh my God. Do you think she'll be proud of the person you've become? Tapos anong gusto mong sabihin sa kanya? Maiyak naman ako. Ba't po mga ganyan? Kanina, pabigat na pabigat ba yung mga questions? Siguro ako, ano yun? Padoms? So kung ma-meet ko, anong sasabihin ko sa 12-year-old self ko? Oo. Tapos? Do you think you'll be proud of the person you've become? Anong gusto mong sabihin sa kanya? At the moment? You know, at the moment, I feel very flawed. That's how I feel at the moment. Parang, I don't know if it's just birthday blues or the things I have to go through, but I realized that, you know, the lessons in life, they come and go. Mm-hmm. And sometimes when you feel you have it all figured out, that's when life tells you, oh, hindi nga pala. Oo nga pala. Hindi mo pala alam lahat ha, ng feeling mo, alam mo. And I'm at the point in my life right now, to be honest, no, Padoms, parang I feel like I'm so flawed. Parang I have so many things to fix with myself, which of course, will entail a lot of... Hindi naman nawawala yun eh. It will entail a lot of, ano, acceptance, forgiveness of self, no? And healing from within. And frankly, alam mo, Padoms, maybe this interview came as a good sign, no? Of good faith, no? Because there are some people in your lives, when you just know that those people are sent back to you, to remind you of who you used to be. And you're here to remind me that 12-year-old self of mine dreamed really big. And she was unstoppable. Not because she wanted fame, but because she was so determined to make the life of her family better.
So if only for that, I think it would be safe to say I am proud of what I have done over the years, you know, making sure that we... Nandito kami. Nandito kami para sabihin na we're really proud of what you've become. Hindi ako makaiyak kasi nag-lasik ako. Baka ma-infect yung mata ko. Nakakatakot pala yun. No, but thank you, Padoms. Kasi ako talaga parang at the moment, that's how I feel na parang yung... Kasi ang bilis kong nag-mature eh. Nag-asawa ako, nanganak ako maaga. I was a teenager. And then I worked very hard. I didn't stop. In fact, bago pa natatapos ang teleserye, I would go to our bosses and say, "Ma'am, sir, pwede na po ako ulit." Ganun ako eh. Si Marvin ganyan. Ganun ako eh. Parang pinibenta ko yung sarili ko. Lahat naman tayo nagbebenta. Parang ako po, eh, hindi ko lang po maipangako na makapakita ko po yung katawan ko dahil hindi po ganun yung kaya kong i-offer. Pero marunong po ako. Oh, you're talented. Alam mo yun, Padoms. Ako, siguro tayo yung mga taong naniniwala sa wala yan sa katawan. Yeah. Wala yan sa katawan. Ako talaga, nasa puso talaga. It's true. Because parang I've always, siguro parang I learned from you also, na parang in life talaga, I mean, you strive to be really better at everything, but you can't be the best all the time. No? You have to. And it's so tiring eh. It's so tiring when you strive for that kind of success. I feel like the successful person is really somebody who sleeps really good at night. Kadalasan niya sinasabi mo, di ba, na parang... Ako, kailangan ko 7 to 8 hours of sleep. Ah, talaga? I'll be grumpy. All. Kasi hindi pa ako nakatry niyan lately. I'll be grumpy. Ah, talaga? Oo. Okay. So, well, going back to your yeah. answer, tama yung sinasabi mo na nasa stage din ako na ganun eh, nag-iisip ng... But no one's perfect. Yeah. No one's perfect. We just need to accept our shortcomings, yeah. yung mga pagkukulang. And at the end of the day, we can move forward. Yeah. Because tinanggap natin na hindi tayo ganun, hindi ganun yung partner natin, and let's just move forward and, yeah. and do good. Ako talaga ganun. But you know what? I also feel like I'm in a good place in the sense that I am very much aware. Kasi mahirap sa tao yung marami kang pagkukulang, pagkakamali, pero hindi mo alam. Exactly. Diba? So ako, pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos na gumigising ako, aware ako, and that I wanna be better all the time. May mga totoo yan. Diba? May mga insensitive na tao na talaga parang ano ba, hindi nyo ba gets? May problema talaga tayo. Ang pinaka-problema talaga ng isang tao ay yung feeling mo wala kang problema. Mm-hmm. Ako naman very sensitive sa ganyan. Sa isipin mo, sa isipin niya. Sa... Mm-hmm. Kaya siguro parang paminsan nakakapagod din. Oh, yun, that you know, you're not necessarily a people pleaser. It's just that you're very mindful of what people are gonna feel. You know? Kasi nga, pinalaki tayo na, agad maaari, ayaw nating makapalaki. Pero kasi, minsan, dinadala ka talaga dun eh. Parang talagang dun ka natututo, padoms eh, no? That's correct. Anyway, okay. Ay, magagamit naman natin sa trabaho yung mga... Again, mapapagkakitaan mo na naman. Yung mga emosyon na yan. Okay. Kung bibigyan ka ng grade ni Sandro, patay, as a father, anong score sa tingin mo ang ibibigay niya sa'yo? Ako natataon sa mga panahon na yun. Oh, okay. I'm very hands-on as a dad, as a husband. Dentist, doctor's appointment, projects, homework, house, play. I know it. I've seen it. Pagod pa minsan. Okay. Parang napindut ako dun. Okay. Pindot ako doon. Nakakapagod pa minsan. Kasi nagtatrabaho rin. Pero, gusto ko yung ginagawa ko. Kasi at the end of the day, pagtanda natin, wala man tayo sa mundong to na ituro natin sa kanya na may oras tayo para sa kanila. Hindi naman, tissue na to kaya nyo nilagay dito para... Alam mo, pag na-infect yung mata ko dahil nag-lasing ako, umiyak ako, bayaran mo ah. I don't wanna score myself. I don't wanna score How about myself. I score you? Pero, hanggat sa baka kaya ko, yeah. andidito ko para sa pamilya ko. I say, Papa Doms, the way I have seen it, and I don't even see everything, I will rate you a 10 out of 10, 100 out of 100, 1,000 over 1,000 because I know you and I know your heart. And I would not have been. And I'll tell you, there's a thing with people. When you experience people and their energy when you're young, like how it happened to me and you,
you become very grateful of the chances that I got to speak to you when you would drive, sasakay ako ng kotse. Hindi mo naman kailangan gawin yun pa doon kasi una sa lahat, artista ka din eh. Trabaho ka din. Pero ikaw, kilala kita. Parang ikaw, pag nilagay ka sa isang posisyon, so mapatatay, asawa, kaibigan, parang hindi ka marunong maging matuos. Hindi ka mabilang eh. At lalong hindi ka mainda. Kaya, seeing you this way makes me so proud, no? As one of your mga kapakapatid. Because I have seen the evolution of Papa Doms. And you as a father, I think, is the best hat and best role you've done. Same. I guess both. In my case, sa'yo rin naman. Diba, nag-usap din tayo nung hindi ako naka-attend ng binyag na yun. But at the end of the day, even if, gaya nung sinasabi ko sa inyong lahat, wala pala kayo dito. Bakit pa kasi? No, but pa kasi ako tumitingin sa camera. Flower, flower ang kausapin mo. Nagkakaintindihan tayo na hindi na natin, bakit ganyan? I guess, yun yung maturity and yung lalim ng pagkakaibigan at pagsasama natin sa... But don't you agree na when you are friends, you never have to explain yourself? Totoo yun, no? Di ba? Pag totoo magkaibigan kayo, hindi ako makakarating, alam mo na. Oo. Alam mo na rin na, oh, I'm with you, this, mahal kita, you know it already. Ako, ganun so, yung so, hindi mahirap value. Para, di ba? Parang, I'm thankful na meron pa rin ganun yung nung sinabi na magtatrabaho tayo na ganito, hindi ka naman naging excited. Pero dahil alam mong kampante ka dun sa kasama mo. So, hindi ako kinabahan na excited na ako na papunta na ako dito. Eh, ako nga, Padom, sabi ko sa'yo, when I found out Stars and Stars and we were gonna do it together, in my head, Lord, ang galing mo talaga para papasukan mo yung isa sa mga kuya ko at the moment where I feel I need to feel comfort. Kasi you only feel a sense of comfort when you are with people who were with you when you had nothing. So that's how I feel. Na parang at the point in my life where it's so, pag nagpo-40 ka pala, Padoms, parang may, kasi 40 ako next year pa naman, parang meron ka lang kaba na parang nasa tamang lugar ba ako? Ginagawa ko ba ng tama yung mga dapat kong gawin? So, pag 50 iba na. Okay. Pag 50 iba. Ano? Kaya, kung ano na... Steady hits ng okay. Content. Medyo bawas. Nandun na sa chiffon. Tres leches na. Tres leches pa. Sige, ano? 10 years pa ako. Oh. Okay. Ano sa tingin mo ang big... Ah, ikaw pala. Ay, ako ba? Oo. So, anong question yung gusto mo itanong sa akin ngayon? That's the last. It's the last one for you. Oh, last one for me. If there's any question na gusto mo ito. Yeah, you know what, Padoms, I want to ask you. When a Dominic Ochoa wakes up in the morning these days, what is the first emotion, the strongest emotion that you have? Strongest. Yung talagang di mo ma-contain. Is it joy? Is it gratitude? Is it regret? Is it... What is it? Is it longing? It's always gratitude. After the pandemic, it's always gratitude. Because I really had a bad 2020 start. But mid-year, till this moment, ang ganda lahat ng blessing ng Diyos sa atin. And come to realize na ayaw kong may negatibong pumapasok sa utak mo or tamad ka tumayo. But it's always thankful for this day. Yeah. Thankful that kumakain kami 3 times a day. Thankful na may anak akong ginigising ko kahit 20 minutes bago gumising. Mm-hmm. Thankful na nakakapaghatid ako sa kanya. Yeah. Every day. Thankful for this work all the time. Gaya na sinasabi mo pag nagmamaneho. Yan ang panahon ko para magdasal. Yung skyway na yan, siguro tumatanda na ako, but ginagawa ko siyang dasal para ibalik sa akin. Yun ang nagbabalik sa akin na maraming negative sa mundo natin, pero maybe
with my energy, with my presence, mababago ko yung enerhiya mo ngayong araw na to, yung emosyon na nararamdaman mo ngayon, or yung pananaw mo sa buhay. I guess that's my purpose in life. That, paminsan, isa pang ginagawa ko rin. Alam mo yung pinanghatid ko sa yung auto, yung Corolla? Yes. Yung college car ko? Yes. It's still with me. So, like my Revo? Yes. So, ang ginagawa ko, ginagamit ko siya once a week. Yeah. Just to bring back, yeah. Bring me back. Wow, that's a good to the, yung lumang panahon yeah. Na, okay, kailangan kong ibalik yung sarili ko na dito ako nag-umpisa. Bumalik ako dun sa hindi mo mararating to kundi dahil sa auto to. So, you have to stay humble. You have yeah. to stay... You have to be thankful, basically. Padoms, ito naman. Anong tanong yung matagal mo nang gustong iba to naman sa akin? Last. Are you happy today? You know, I feel like... Or, may follow-up ako doon. Are you happy today? Ano pa ang kulang? Kasi, kaka-launch mo lang nung bago yeah, ng my produkto. Skincare. Everything you just happened. Bought property. Property. Yeah. So, yun lang. Are you happy today? And ano pang kulang sa Dimples Romana? Ako pa dom siguro, na-realize ko lang ngayon that happiness is, it may be simple when you think about it because they say happiness is, oh, kaya nga. But ako parang I find it very complex at the moment. Parang, ay, di kasi ako sanay maging masaya eh. So, yung parang, hindi ako... Hindi ko nga nakatawa eh. Yeah, pero diba, aminin mo, most of the people that you see smiling all the time are the ones oh, who yeah, have yeah. the toughest battles. And I think, parang ako, ano ba? Hindi talaga maganda idea ang ikaw na nandito. Para ako nagkukumpisal eh. Alam mo kung si Dieter Ocampo na lang to yung usapan namin iba. tapos kasi na. Kasi kung gayahin ko si Dieter. Hindi. Sorry, Opa. Gusto na makita kaya lang. Hindi, ako siguro pa, Doms, parang I have just recently allowed myself to feel happiness. It's very unnerving to me, eh, yung real happiness. Yung parang you wake up in the morning and you feel alive and so happy, you look forward to the future because I'm a workhorse, Padoms. Like, yeah, but you... Alam mo yun, parang I've worked hard over many years to make other people happy because over time I thought it was what was making me happy and it was. But you reach a certain point in your life when you ask yourself, and what makes me happy other than making other people happy? Because that doesn't count sometimes, right? Yes. So now I'm at 39, I'm learning to stop and ask myself, will this type of coffee make me happy today? Alam mo yun, Padoms? Or if I spend time alone today, is that gonna make me happier? Parang ganun. Now I'm redefining what happiness truly means for me. It's never too late. Yeah. You're only 39, it's never yeah. too late. By the time you reach 50, tres leches na yung happiness ko. Magiging cake pa din yung happiness ko. Oh. Ay, cake na nga yung happiness ko ngayon. Cake pa din. Hindi magbabago. Yun lang, parang I'm happy that I feel like I have made many people happy. But sa akin, you deserve to be happy. I think I know where you're coming from. Yeah. But, yun, siguro, let's take it one day at a time. Yeah. And then enjoy Europe. You're leaving for Europe. Yes. And that's your me time. Mm-hmm. And hoping that in the future, we will find that simple happiness that we need. Stars and stars, ha? Para pagising. Pag nakuha natin to stars and stars, marami, kayo na iiyak, hindi kami, di ba? But it's really good talking to you. Yeah.
we all deserve to be happy, not just you, but everyone watching. Yeah. Mabilis ang masyadong buhay. Slow it down. We all want to be someone. But we just have to ask ourselves. You have to stop. Totoo bang maligaya kayo at masaya kayo sa ginagawa ninyo? Yeah. Baka kailangan nyo rin tanungin, hindi lang kami. Yeah. Baka kailangan nyo rin tanungin kung masaya ba kayo sa ginagawa ninyo. Mm-mm. Or kung yun ba talaga ang totoong happiness. Magpapaligaya sa inyo. That's right. So yun, that's stars on stars for you guys. Ano nangyari? MMK ba? Oo nga. Ewan ko sa'yo. Ano nangyari? Ito last question ninyo eh, di ba? Ano ba? In-expect nyo ba yun? Tingnan mo siya. Dapat tawanan tayo eh, di ba? Oo nga, ano ba dapat tawanan tayo. Nakaiyak naman. But there you go. Thank you so much, Dimples. Thank you, Badoms! I would not have done this with anybody. Ako rin. I'm very happy na ikaw ang kasama ko dito. Nag-enjoy ako eh. Parang hindi interview eh. Tama naman yung suspecho ko on the way here. I was thinking na it'll be like parang nagkape lang kami. Yeah. Nakita lang kami para magkwentuhan to catch up. It was a good catch up for me. Yeah. Basically. What a gift, I think, Adamso. It's such a good gift, no? Oo na. Parang it's nice kasi to talk to people na... Feeling ko lang rin, may parang kailangan natin magkita po. Ulit. Kahit hindi natin diretsong sinabi sa isa't isa yung gusto nating sabihin. Mm-hmm. Nagkaintindihan tayo, Padoms. Mata na lang, tsaka... Yun na yun? Padoms. I think, ako siguro, the reason why I enjoyed is because I... My walls are very high eh. Ako, Padoms. Parang hindi rin ako mabilis magtiwala. Pala kaibigan ako, pero hindi ako mabilis magtiwala. Only because, ano rin, defense mechanism. Pero kasi, syempre, when you have, you know, your mentors, like, Padoms. Ang lakas makatandaan ng mentor. Hindi, totoo nga. Lakas makatanda naman. Mas nakakatanda yung chiffon. Kasi hindi yung chiffon. Chiffon yun. Chiffon yung... Chiffon yun sa pagdede. Yun yung kay, sa inaanak mo. Hindi, pero ako, parang I really enjoyed it. Only because also it's nice to talk to a fellow actor. Not just a kuya, but a fellow actor. Kasi you talk about how the scenes are done. What kind of pain do we enjoy having? Why do we enjoy it? You know, people that we actually look up to. It's nice to talk about that. Padoms, siguro... Girls first muna. Ako, Padoms, siguro gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi hindi man tayo laging nakikita. Pero pag tumatawag ka at tumatawag ako, ramdam na ramdam ko na parang hindi nawala yung pagkakaibigan natin. Parang 1997. Parang dun lang yun din na... And siguro dahil natutuwa ako dahil... Sa panahon kasi ngayon, ang hirap pag i-explain mo pa yung sarili mo. Kung sino ka, ano yung mga ideals mo, saan ang puso mo nang gagaling. And it's always nice to have people around you, like you to me, who knows my heart already. Yeah. So I feel like whatever I say will have no judgment. We love you, Dimps. Marami nagmamahal sa'yo. And, kumbaga, ang akin lang, I wanna keep it short. I just hope that you find that happiness that you're looking for. You're still young. Yeah. Still a lot of things to discover. Yeah. And enjoy your family. Enjoy your work. Yeah. And we just want you to know that me, ako mismo, I'm so proud of what you've achieved, what you've... Kung ano man ang... Yes, naman ako. Tapos may infect yung mata ko kasi nag-lasik ako. Tapos babayaran mo na pa. Itong... Okay lang, tatanggap ako Rolex pa daw. Stars. 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 Habol ko lang na I want to thank you because you're always there for my family. For Boyet, you ride. For Cali, for Alonzo, and for Ilio this time. And alam mo, sinil ko na lang yung deal na yun na naging nino ka ni Ilio. Kasi gusto ko si Ilio, pag tumanda at lumaki, will always have somebody to look up to like you. I want him to be as cool as you. As great as you, great father, great friend, great husband. I want Ilio to be able to look up to men like you. Thank you, my dear. Alam mo na. Congratulations. Thank you. Stars on stars. Stars on stars. Maraming salamat. We'll see you next episode. Oh. Here in. Wow.